Hi Virgo, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Virgo, please. Ano mensahe para sa'yo, Virgo? Give me the message for Virgo, please. Meron ditong sweet dreams. Give me the message. Indulgence. Give me the message. Reservation. Give me the message. Then evidence. Merit making. Give me the message. Origin. Okay. Nafe-feel ko dito, ano? Meron dito 22, 55, 64, 29, 47, 39. Sweet dreams. Nafe-feel ko dito na komportable ka kung nasa saan ka man ngayon, ano? Yung tipo ba na maayos ang kalagayan mo, masarap yung tulog mo, maalwan ka, mapayapa. Then, nafe-feel ko din dito sa trabaho, ano, minsan tinatamad ka magtrabaho dahil ang sarap ang humiga. Yung tipong ganun. Nakikitaan ko rin dito na marami kang gustong mangyari or marating, marami kang marami kang gustong makamit. Kasi nakikita ko rin dito na meron kang gustong bilhin, meron kang gustong ma-desire, maybe may balak kang bumili ng sasakyan na nais-nais mo, no? Yung tipong worth it na talagang gustong-gusto mo. Or pwede rin sabihin pinapangarap mo ito na magkaroon ka ng mga bago. About material ba? Yung pinaka-nais mo. Ito lang yung nakikita ko. Pinapanaginipan mo or pwede rin sabihin na wini-wish mo to. Ito yung ideas. Ito yung gustong-gusto mo. Yung material na bagay na ito na may value. Yung masasabing worth it talaga. Then, nafe-feel ko dito na satisfied ka kung nasa saan ka man ngayon. Masaya ka, mapayapa ka. Then, nafe-feel ko din dito na wala kang alalahanin. Ganun ba ang energy? Hindi halos lahat, ano? Makaka-resonate. Ito lang nakikita ko. Meron ditong tao na mapayapa yung kanyang buhay, maayos. Then, nakikita ko rin dito na nakakamit niya or sabihin natin, madali niyang mamanifest yung gusto niyang material na bagay. Then, nakikita ko dito si indulgence. Ikaw yung tipo ng tao na nakapokus ka sa kasiyahan, kagalakan, sa pakikipagkaibigan. Then, nafe-feel ko dito, ini-enjoy mo yung buhay mo na meron ka. Kumbaga, masasabi mo sa sarili mo na napakapalad mo. Kasi, nabibili mo eh, nakukuha mo yung gusto mong mangyari or gusto mong maganap sa buhay mo. Okay, ito lang nafe-feel ko. Then, meron din ditong iba na nag-iimbestiga or sabihin natin na meron ka ditong iniimbestigahan ng tao, pwedeng person mo or pwede rin yung sa paligid mo, no, sa trabaho na kung saan ikaw yung nadiin or pinagkaisahan. Then nafe-feel ko dito, no, na meron ditong nag-iimbestiga or pwede rin sabihin na meron nag-iimbestiga sa'yo na partner mo or pwede rin sabihin na tao sa paligid, ano, na kung saan humahanap to ng proof para sa'yo. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong tao nag-iimbestiga. Hindi halos lahat, ano, ito lang yung part na meron nag-iimbestiga. Kung hindi ka to, sa ibang energy to, okay? Then dito, no, sa merit making, meron dito 64 and 22 years old. Nafe-feel ko maraming magagandang blessing or magagandang biyaya ang parating sa iyo na kung saan, ano, ipagpapasalamat mo ito.
Then nakikita ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na magalang, sumusunod ka sa mga rules. Then nakikita ko rin dito na pinagpapasalamat mo lahat-lahat ng mga biyaya dumarating sa'yo. Ito na yung nafe-feel ko. Then lumabas itong origin. Nakikita ko dito sa origin, ano, meron ka dito ang i-create or pwedeng sabihin na meron kang bagong sisimulan trabaho, bagong sisimulang business, or meron kang mga plano na sisimulan or gagawan mo na ng action sa panahon ngayon. Na kung saan, ano, meron ako nakikita dito na paglago. Kailangan mo lang dito ng mahabang pasensya kung ano man yung mga balak mo, mapatrabaho man yan, business o ano pa man. Kailangan dito ng mahabang pasensya na sa ganun naman makita mo yung bunga. Bunga ng pinaghirapan mo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Virgo. Anong mensahe para sa'yo? Ano mensahe para sa'yo? Meron ka ditong cast a circle. Healthy boundaries are crucial for growth. Nafe-feel ko dito, no, nagpupunt ka dito ng boundaries para sa iyong sarili dahil ito yung makakabuti para sa'yo, para hindi ka maapektuhan sa mga sasabihin ng tao. Ganun. Ganun lang yung energy. Nililimitasyonan mo lang yung mga taong papasok sa mundo mo. Nagigi ka dito, ano, tipong may trust issue ka. Hindi ka basta-basta nagpapapasok sa buhay mo na hindi mo pa kinikilalang maiging tao na to. Okay? Yung mahirap kang basahin, ganun. Nahihirapan ng tao o sa paligid mo na makilala or makilala ka ng lubusan kasi nagpuput ka dito ng boundaries. May pagka-strict, ganun. Ganun lang yung energy, hindi ka nila mabasa. Tinan pa natin. Give me more information. Ayan. Yes, okay. Tama yung sinabi ko. Yes, just go for it. Kung naman yung mga, ano ha, ito yung sagot, yes. Kung meron ka man tanong or kung meron ka mang sinisimulan bago, yes, just go for it daw, okay? Ipagpatuloy mo lang. Then dito, no, sa vision. Nakikitaan ko dito sa vision. Get clear on what you want. Kumbaga, no, kailangan mong maging malinaw kung ano talaga yung gusto mong makamit or kung ano man yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. Kasi once na ikaw ay nag-vision or nilalarawan mo yung mga pangarap mo, magiging itong ano, realidad. Kasi ito yung iniisip mo. Once na ito yung laging iniisip mo, ipupush mo yung sarili mo na makamit ito. Okay? Tatrabawin mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, no, sa mirror, mirror. The beauty you see in me is reflection of you. Kumbaga dito, ano, kung ano yung ganda mo, ito yung nakikita, ito yung sumasalamin sa'yo. Kumbaga, ano, kung meron kang mga mabubuting pag-uugali, ano, dito nila nakikita kung gaano ka kaganda or kung gaano ka kaayos, ano, dahil sa mga character o dahil sa pag-uugali na meron ka. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Cancer. Give me the message. Meron ka dito na opposition, 7 house and 10 house. Okay. Napipil ko dito sa imposition. Nagkakaroon ka dito ng yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Nakakaramdam dito na hindi balanse. Na kung saan, no, nakakaramdam siya ng tension sa kanyang nararamdaman. Dito niya napipil na totoo yung struggle. Pero ganun pa man, ano, kung magiging kang positibo or magkakaroon ka ng positibong pananaw sa buhay, maalisan mo to. Kasi minsan talagang sinusubok tayo ng tadhana sa mga struggle na nakinakaharap natin. Pero hindi naman ibibigay ang mga pagsubok na yan kung hindi mo kaya. Kailangan mo lang maging positibo. Then dito sa 7th house, nafe-feel ko din dito na
Meron ditong bago parating sa'yo, new love, or pwede rin sabihin na yung partnership na meron ka, nagkakaroon ito ng mas malalim na connection, nagiging mainit ang bawat sa bawat isa. Then nafe-feel ko dito na meron tong romantic partnership. Maybe yung person mo dito ay napaka-romantiko, masikas, or pwede rin sabihin na sinusupresa ka. Okay, nakikitaan ko rin dito na itong relasyon na ito ay talagang sobrang mahalaga or maganda yung samahan, ganun. Or kung ikaw man ay single sa panahon ngayon, ano, ito yung ma-attract mo. Meron ditong romantic partnership na kung saan magugulat ka kasi hindi mo akalaing mararanasan mo yung ganitong experience sa tao na to. Then dito, no, sa Ten of House, nafe-feel ko dito, no, kailangan mo ditong maging disiplina, or pwede rin sabihin na sa larangan ng trabaho, mapupunta ka sa isang larangan na kung saan, no, kailangan ng disiplinado. Discipline, yan. Discipline para sa sarili. Kasi merong mga company na talagang may rules na kung saan mababago yung ano mo, yung pananaw mo, yung pag-iisip mo, no? Kasi meron ditong kailangan sundin na patakaran, na kailangan ng disiplina. Then, nafe-feel ko din dito, no, sa Ten of House, ma-accomplish mo kung ano man yung mga ginagawa mo, matatapos mo ng maayos. Then, nakikita ko din dito, magbubukas ang bagong oportunidad para sa'yo, bagong karera na kung saan huhubog para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Low and Peace.